Hello mga kairing for today's video. So maulan ni kairing yung for today's video, nagkabulubulo tanin na pita. So wala pa kay kamupo ng uban sa breakup ni Daniel Padilla o ni Catherine Bernardo. Another breakup na naman ng ating mga paboritong celebrities, no? So nagbreak na naman si Zian Lim at saka si Kim Chiu. At guess what mga kairing? Kung si Daniel Padilla o si Catherine Bernardo is 11 years, si Kim Chiu o si Zian Lim is 12 years. Ha! Kay tagal, like a dekada. Isang dekada mahigit. So isa na namang napapatunayan natin mga kairing na wala sa tagal ng pagsasama at pagjojowa. Yung forever na hinahanap natin. Pastila. 12 years kang pinagsawaan. Tapos yung si babae, nag-expect na na sana mag-propose. Eh, paano nga ba mag-propose? Eh, wala kang planong mag-settle daw. So, ito si Kim Chiu, maasa pala na may plano sana si Zian Lim para mag-propose na sana sa kanya. Ano, ready to mingle na sana si, ano, si Kim Chiu. Kaso ito si lalaki, walang planong mag-settle down. Siguro din natin alam paano mga klaseng breakup ang nangyari sa kanila. Pero siguro sa ano ko lang ah, yung opinion ko lang, baka siguro napagod si Kim Chiu kakaantay kasi 12 years. Antayin ba naman maging 20 years bago siguro mag-propose? O baka hindi nga siguro mag-propose. Baka siguro si Zian Lim ay hindi niya nakikita ang kanyang future kay Kim Chiu na maging asawa at maging nanay ng kanyang mga anak. Kaya sa loob ng 12 years, hindi niya talaga naisipang mag-propose. Jesus, pastilan, ginoon, gugma ha. So, napagod siguro si Kim Chiu, no? Kaya siguro, naghiwalay na sila. At ito naman si Kim Chiu, dinipinsaan pa niya si Zian Lim na okay lang sila. Pero ito si Zian Lim, no? Talagang binalandara na talaga. Yung pinapakita na talaga sa buong mundo na single siya. Ay, Diyos ko. Pinagdidelete na niya yung video sa kanyang vlogs na kasama niya si Kim Chiu. Ay, ito talaga mga lalaki na to. Talaga itong mga lalaki na to. Ang bilis mag-move on. Ang bilis talaga mag-move on. So talong-talo talaga tayong mababae, no? Pag ibigay natin yung 100% sa mga lalaki, no? Hindi naman lahat magluloko, pero kadalasan nakikita ko ganyan. Ay, Diyos ko. Kaya tayong mga babae, mag-ingat-ingat tayo pag alam natin sa sarili natin na walang patutunguhan yung relasyon na to. Kung talagang wala kang assurance na magiging kayo o papakasalan ka ba nito, ay naku, umalis ka na. Get out ka na sa relasyon na yan. Huwag mo nang patagalin, Diyos ko, Ginoo. Huwag mo nang paabuti ng 1 year, 2 year, 3 years, 4 years, 5 years hanggang naging 12 years. Diba? Magsasawaan na sila hanggang sa mapunta lang sa hiwalayan. So yun nga tulad ng sinasabi ko sa dating kong vlog, nakikita nyo ba si Derek Ramsey noon? Na iba-iba yung kanyang naging fiancé. Ilan yung naging fiancé ni Derek Ramsey? No? Angelica Panginiban, yung nanay ng anak niya. Tapos meron pa yung fitness ano instructor na sobrang sexy, sobrang ganda. Tapos meron pa si Andrea Torres. Diba? Ang dami niyang naging fiancé. Tapos, sa sobrang dami niyang naging fiancé, wala man lang siyang pinakasalan doon. Puro naging live-in partner niya ng ilang taon. Si Angelica Panganiban, na ilang taon niya yung naging live-in. Tapos yung isang single mom na fitness instructor, 8 years ata yun. Tapos si Andrea Torres, ilang taon din, naging ano din niya, live-in partner. Tapos nagkaanak pa siya, nagpakasal pa siya doon sa ibang lahi. Pero wala talaga siya naging forever doon. Kaya nga isang kapatunay, mga kairing, na wala talaga sa tagal ng pagsasama ang forever na yung hinahanap. Kasi kahit lang isang linggo, isang buwan, dalawang buwan lang kayo magkakilala, magjowa, kung talagang kayo ang tinadhana, kayo na talagang maging forever. Hindi po batayan ang pagiging katagal-tagal ng iyong pagsasama para matatawag mong forever na kayo. Kasi mahirap. Mahirap ipilit ang bagay na hindi talaga para sa iyo, 'di ba? Tulad nung kay Kim Chiu at saka Zian, 'di ba? Grabe, 12 years. Nilagpasan pa si Catherine Bernardo at saka si Daniel Padilla na 11 years. Kaya kung kayo diyan may mga jowa kayo diyan, ako. Pag umabot na ng 3 years, tanungin niyo na, ano ba talaga lalaki? Ano bang plano mo sa akin? Ano ba 'to?
seryosuhan o tikiman lang. Kasi kung tikiman lang, ano, maghahanap na ako ng iba. Yung hindi lang ako basta tikman, kaya pa akong panindigan. Yun. Yun ang hanapin yung mga kairing, no? Kasi tayong babae, hindi lang tayo basta babae lang. Deserve natin na mahalin. Deserve natin na makahanap ng magmamahal sa atin. Deserve natin na seryosohin. Deserve natin na talagang panindigan. Deserve natin na talagang alagaan tayo bilang babaeng mamahalin nila o talagang bilang babae na maging nanay ng anak nila. Hindi natin deserve na tikim-tikim lang, no? Hindi natin deserve na baga basta i-live-in ka lang, no? Kung hindi mo yan nakita ngayon sa partner mo or sa jowa mo o sa ano man yan, get out na, girl. Get out na, mga kairing. Huwag ka nang ano dyan, mag-stay dyan. Kasi papatagalin mo pa ba? Sinasayang mo yung buhay mo, sinasayang mo yung time ng buhay mo na makahanap ng taong magpapasaya sa'yo kung patuloy kang mag-i-stay sa taong wala namang plano sa'yo, diba? Huwag na. Get out ka na. Kasi wala nga sa tagal. Kung umabot ka na ng 5 years, pinakamatagal, isipin natin 5 years, tapos wala pa ng plano si boy sa'yo, hindi pa, wala pang plano kung anong gusto niya sa'yo na maging nanay ka ba ng anak niya, maging asawa ka ba niya, or itsitira kung anong plano niya sa buhay. Kung gusto lang niya mag-travel-travel at saka kasama ka at saka mag-muni-muni kayo tuwing gabi, ay naku, huwag na. Get out na. Di ba? Huwag mong sayangin yung panahon na dapat maging masaya ka kasama yung taong maging totoong magmamahal sa'yo. Di ba? Huwag mo nang sayangin. Huwag mo nang antayin yung time na may abot pa kayo ng isang dekada, mahigit. Tapos pagdating nun, maghihiwalay din kayo kasi hindi nyo naman talaga deserve ang isa't isa. Kasi hindi naman talaga kayong nakatadhana. Dadating pa kayo sa point na sitandaan na kayo, saka kayo maghiwalay. O, di ba? Kaya kung kayo yun, mga girls, kung ano man yun, kung yung mga lalaki ngayon sa buhay nyo, kung walang plano sa buhay nyo, kung ilang taon na kayo, wala pa rin plano, ay get out na. Kayo na ang magtanong, ano ba, papakasalan mo ba ako? May plano ka ba sa akin? Maging asawa mo ba ako? Maging nanay ba ako ng anak mo? O ano to, laro-laro lang tayo tuwing gabi? Di ba? Girls, deserve natin na maging masaya. Deserve natin ang mahalin at magmahal. Deserve natin ang alagaan. Yung ituturing tayong magiging asawa, maging nanay ng mga anak nila, maging prinsesa sa isang bahay. O, di ba? Parang ganyan. No. Deserve natin yan. Hindi natin deserve na paglaruan lang. Hindi natin deserve na may paglaro lang sa gabi. Tapos pag naghiwalay, mag-iiyak-iyak tayo kasi hindi natin nagawa yung bagay na dapat ginawa na natin na umalis sa buhay ng tao na yun. Diba? Di natin deserve yun. Kaya wag natin gayahin yung mga artista na yan. Yung aabot ng dekada bago maghiwalay. Diba? Ngayon palang tiktikan nyo na yung mga jowa nyo kung walang plano sa buhay nila na maging kayo. Panindigan ka. Eh, get out na, girl. Get out na, Ering. Wag na, wag na. Wag ka na magstay. Kasi sinasayang mo lang yung panahon mo. Sinasayang mo lang yung buhay mo. Deserve mo maging happy. Deserve mo maging karapat-dapat, deserve mo na dapat piliin, hindi lang basta option. Kaya kung sino ka man, kung ano, kung saan ka man ngayon, kung mapanood mo man to, sana, pag-isipan mo mabuti. Huwag mong patagalin yung relasyon na alam mo naman sa sarili mong walang patutunguhan. Kasi nga, di ba, sayang yung panahon. Di ba, tumatanda na tayo eh. Example, si Kim Chiu, 12 years, ilang taon na siya ngayon. Tapos, another hanap na naman ng lalaki magmamahal sa kanya yung tunay. Kasi sinasayang lang yung 12 years sa buhay niya. Nakalaan doon sa isang lalaki, wala namang plano sa kanya. Diba? Kaya kung ako sa inyo, mga kairing, get out na. Kung walang plano sa inyo yung mga jowa niyo.